Hi everyone, this is Teacher Arlene and today we are going to learn how to download free music without copyright claim. Nagtataka po ba kayo kung bakit minsan pag may video uploaded tayo sa FB, kung bakit may part of the video na namumute o nawawala yung background music, yun po ay dahil sa copyright claim ng may original na may-ari ng music na nagamit natin. And also may video tayo sa YouTube na minsan nakalagay ay not ineligible. Kagaya po nito, kung mapapansin nyo, lahat ng naka-red dyan na not ineligible, ibig sabihin, hindi siya eligible for monetization. Ibig sabihin, hindi kahit million pa ang views dyan, hindi po kikita ang video na yan. Instead, ang kita po nito ay mapupunta doon sa may copyright ng background music na ginamit ko dyan. So, sayang lang po. So, paano po natin maiiwasan ang mga ito para sulit naman yung ating mga video na ginagawa? So, let's get started! Click your image here. Then, go to YouTube Studio. And then, go to Audio Library. Then you can download all the music creators. Then just click this download icon. Download. Okay, so makikita po natin dito yan sa download. Let's say this one. If you like that, just click the download icon here. You can see it here, it is already downloaded. Then check it on download. Press start. It's downloaded. So pwede po natin dito hanapin kung ano yung gusto natin. Search natin title, genre, mood, artist name, duration, kung gaano kahaba. Itong pundutin po natin itong Audio Library Classic pag gusto natin makakuha naman ng mga sound effects. So you can see here, free music are free from copyright. So pwede natin siyang gamitin ng libre sa lahat po ng video na ating gagamitin. So sound effect, dito naman siya makikita. Pwede tayo dito mag-search, halimbawa ay... Tapos pili na lang po tayo dyan kung gusto natin. And ito. And this one. And this one. And ito kaya. And let's say, gusto natin ang tiger. The roar. So, search lang tayo. Roar, ayan. Pwede na tayo dyan. Yung gusto natin ganit yun na song. So, ganun lang din po. I-click lang natin itong download icon here. So, presto, pwede mo na siyang gamitin background music. So, yun lang po. Ganun lang po kasimple. Iwasan po natin gumamit ng mga background music na galing nga sa YouTube but then copyrighted naman siya. So, ulitin ko, punta lang tayo sa Audio Library. Okay. So, Audio Library, lahat po yan, walang magkiklaim sa inyo. Kasi po, pag gumamit tayo ng music na copyrighted, sayang po yung effort natin paggawa ng video. Let's say, i-upload mo siya sa Facebook. So, pag na-copyright claim po siya, mawawala yung background music nito. Eh, kung free siya, wala pong pake si FB. Halimbawa, sa YouTube mo naman po siya in-upload. Kaya ng YouTuber tayo. So, in time naman kasi, mamamonetize din yung ating mga YouTube channel. So, yun na lang po ang gamitin natin, yung mga audio from Audio Library free ng YouTube.
Kasi pagka po gumamit kayo ng copyrighted, hindi naman po kayo i-block ni YouTube. Yun nga lang, i-claim siya nung may-ari. And then, yung monetize, ibig sabihin, yung possible income na makukuha dun sa inyong... Yung possible income na makukuha po dun sa inyong video, hindi po sa inyo mapupunta. Doon sa may-ari po nung music na yun. So, sayang po, diba? Ako, sayang yung mga video ko. Meron ako dyan unang-una. 40 videos, full year lesson namin sa MTV. Lahat ng music ko galing sa YouTube. Kahit isa doon, wala pong nag-monetize. Ang dami ng watch, sayang. Pero hindi ko na binara, at least nagagamit naman po ng mga teachers at saka ng mga young ones natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Goodbye, keep safe, and God bless.